Halos 6 na po na ang naitatala ng PNP ng mga karahasang may kinalaman sa eleksyon mula nung mag-umpisa ang kampanya nitong Enero. Pero paniwala po ng COMELEC, hindi pa malala ang peace and order situation sa bansa. Narito po ang report. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga sundalo at pulis ang compound ni Mayoral Candidate Alfonso del Rosario ng Buena Vista, Bohol. Dito, ilang bala ang nakuha. Paliwanag ni Del Rosario, dekada 70 pa raw ang mga ito sa kanya at itinago lang umano niya bilang souvenir. Ikinasa ang raid kasunod na enkwentro nitong gabi ng Sabado hanggang Linggo ng madaling araw sa pagitan ng militar at tauhan umano ni Del Rosario. Patay sa enkwentro si Ruel Toragosa habang sugatan si Ozardi Garcia, parehong miyembro ng CAFGU. Mayroong 5 armadong nakita sa vicinity ng area ng Barangay Cantuba. Pero giit ni Del Rosario, ang mga CAFGU raw ang sumugod sa kanyang compound, kaya gumanti ang kanyang mga tauhan. Gulat ako, tulog ko. Politika. Because they have a hard time winning against me. Paniwala ni Del Rosario, posibleng si re-electionist Mayor Ronald Tiroldao ang nasa likod ng pag-atake. Itinanggi ito ng alkalde sabay giit na biktima pa nga raw sila ng grupo ni Del Rosario. Ilan po sa tauhan niyo, sir, yung namatay ka last Friday? Pang-apat. Pang-apat, sir. Pinabulaanan ni Del Rosario ang mga akusasyon. Sa Iloilo naman, dead on arrival sa ospital ang asawa ni re-electionist Lemery Mayor Ligaya Apura at ang kanyang bodyguard matapos pagbabarilin. May isa ng suspect na hawak ang pulisya sa tulong ng isang saksi. Hinala ng alkalde, may bahid politika ang pagpatay sa kanyang mister. Pero ayon sa pulisya, pwede rin daw NPA ang nasa likod nito. Wala pang pahayag ang rebeldong grupo kaugnay sa insidente. Inaalam din kung may bahid politika ang pagsabog ng isang improvised explosive device malapit sa bahay ni Lamitan Basilan Mayor at ngayon Vice Mayoral Candidate Roderick Furigay. Sugatan sa insidente ang 4 na coordinator ni Furigay na ang asawa ay tumatakbo naman sa pagka-alkalde. Mula na mag-umpisa ang kampanya nitong Enero hanggang nitong May 5, 58 election-related violent incident na ang naitatala ng PNP. Ang patay umabot na sa 34. As far as we're concerned, okay lang ho ang so far. Except for so many blowing up by media, hindi naman grabe pa ang peace and order situation. Ana Maribalane Fudoranan, GMA News.